sa mainit na syudad, sa bansa ng Arabiano. Anong hirap talaga ang kumita ng pera, kakapal lang yung kamay, masusunog pa ang kulay. Sa aking pagtulog ang laging iniisip, bumilis na ang araw upang ako'y makabalik. Ako'y narito nagbabalat ng buto sa mainit na syudad, sa bansa ng... Eh ngayon po wala akong pera. Tuyo, masarap nga po to eh. Tag-ulan pa naman ngayon oh. Tamang-tama. Akala ko kasi, pag nag-abroad ka, kakain ka ng masarap eh. Yung pala, magtitiris ka rin, parehas din pala sa Pilipinas to. Toyo at saka noodles lang din pala. Hindi ko yun, na-expect na gantong ulamin ko. Minsan nga, wala pang makain. Hindi magbigay yung amo. Ayun na lang, makaisip na lang kami mamili ng ano, noodle at saka itlog at saka toyo. Buti po, may mabilihan dito kahit papaan. Kaban lang, kabayan. Huwag tayong susuko. May pag-asa tayo habang nabubuhay tayo. Laban lang. Prank lang pala yung sa abroad. Akala ko masaya. Mag-post tayo. Postura. Maganda tayo. Magandang damit. Pagdating ng oras, wala pala tempira. Tapos pag-uwi natin sa Pilipinas, nga, puro utang pa. Pinapakita sa mga picture. Mga nakaahin. Nila na. Sa lamisa, punong-puno ng pagkain, may mga prutas pa. Wala naman bala. Tara na. Masarap naman eh. Patigaan lang natin to. Pantawid, dutong din to, kabayan. Ito yung parang leksyon dito sa abroad. Ito naman yung special na parang pansits dito. Ito yung pinatsatsagaan ng mga OFW dito sa abroad. Pag nakaulam ako nito araw-araw, araw-araw din birthday ko, naka-relate ba kayo nito na kinakain tong ganito dito sa abroad? Sino pong nakaranas ng mag-ulam ng ganito? Commentin nyo nga po yan. Mag-comment nga kayo kung kayo ay mga nakakain ng ganito sa abroad. Ako nga pala si Christy Bautista dito sa Bahrain. Napakasarap ng buhay. Kain ng toyo, noodles, araw-araw.